Bataan Nuclear Power Plant ng Pilipinas. Magugulat ka sa iyong malalaman. At sa pagkakataon nito, yan ang bibigyan natin ng reaksyon. Alam niyo ba na bago maging presidente si Cory Aquino ng ating bansa, ay ito ang pinakausap ng ating mahal na Pangulo na Ferdinand Marcos Sr. na kahit anong mangyari, kahit anong hidwaan sa pagitan ng ating pamilya, huwag na huwag mong aalisin ang Bataan Nuclear Power Plant. Ipagpatuloy mo ito dahil ito ang magbibigay ng kasaganahan ng Pilipino. Kung ganun, ano ang hiwaga ng Bataan Nuclear Power Plant? Noong dekada 80, nagsisimula na ang mga investors ng Amerika at ibang dayuhan sa buong mundo na ikalat ang kanilang mga investment dito sa bansang Asia. At isa sa mga top countries na nakikita nila ay ang bansang Pilipinas. Ngunit sa isang kondisyon, kinakailangan ng bansang Pilipinas na mag-produce ng sapat na kuryente ng ating bansa. At para matustusan ang sapat na kuryente ng ating bansa, kinakailangan nila ang Bataan Power Plant. Dahil kahit gustuhin man ng mga investors na pumunta dito sa ating bansa para gumawa ng mga sasakyan, teknolohiya, weapons at mga kagamithan sa pang-araw-araw na pangangailangan, kung walang sapat na kuryente, hindi yan magagawa ng mga investors. Kung kaya't ito ang naging visions ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Sr. ang gumawa at mag-produce ng sapat na kuryente ng ating bansa. Kung kaya't gumawa siya ng mga dams ng ating bansa, napakaraming dams ng ating bansa. Ngunit hindi ito sapat para sa pangailangan ng pag-unlad ng isang bansa. Kung kaya't gumawa siya ng Bataan Nuclear Power Plant, sayang nga lang at hindi ito natuloy. At sa paglipas ng panahon at mga nagdaang mga presidente, hindi ito magawa ng ating bansa na magkaroon ng sapat na kuryente para sa pangailangan ng residensya at sapat na kuryente para sa pangailangan ng manufacturing. Kung kaya't nakita rin ito ng bansang Korea, isa ring top countries na pinupunto ng mga investors noong mga dekada 80, at hindi nag-atubli ang bansang South Korea na gumawa ng power plant at mga karagdagang facilities para makapag-supply sila ng sapat na kuryente sa kanilang bansa, laan para sa mga residensya nito at laan para sa mga manufacturing. At dahil hindi ito magawa ng ating bansa, nagpuntahan ang mga investor sa bansang Korea. Kung kaya't ito na ang kanilang tinatamasa, nagkaroon sila ng biyaya ng manufacturing industries na bigay ng mga investors galing sa iba't ibang bansa. Isa na sana ang bansang Pilipinas sa ngayon na tumatamasa rin ng biyaya ng manufacturing industry. Kung nagawa nga lang natin ang Bataan Nuclear Power Plant, una kapag produce tayo ng mas maraming supply ng kuryente ng ating bansa. At ito na naman, noong dekada 90 hanggang year 2000, nagkaroon na naman ng pagkakataon sana ang Pilipinas na mapuntahan ng mga investors ang ating bansa. Ngunit sa mga panahong iyon, dahil hindi natin magawa-gawa na magkaroon ng mga naglalakiang dams o kaya nuclear power plant para matustusan ang kuryente ng ating bansa, hindi makapunta ang mga investors sa ating bansa. Kung kaya pinili nila ang bansang China, na kung saan hindi rin nag-atubili ang bansang China na gumawa ng sapat na supply ng kuryente sa kanilang bansa para matustusan ang pangangailangan ng kanilang milyon-milyong mamamayan at matustusan din ang pangangailangan ng manufacturing industry. Walang nagawa ang ating Pilipinas kundi dumaan lamang sa ating mga kamay ang mga oportunidad na ito. Hindi natin ma-establish, hindi natin makuha ang mga investors nito para magpasukan sa ating bansa. Ang mga nagpapasukang investors sa ating bansa ay mga maliliit na investors na kung saan sasapat lamang sa pangailangan ng Pilipinas. Kailangan natin ng investors sa ating bansa na ang kanilang mga produkto ay lalaban at ibibenta sa buong mundo.
Ang kagandahan niyan, ang mga investors na ito ay willing sila na mag-invest sa ating bansa. Willing sila na bigyan tayo ng opportunity. Ngunit ang problema, parang hindi pa tayo willing na gawin ang hinihingi nila na makapag-produce tayo ng malawakang sapat na kuryente ng ating bansa at para sa gagawing manufacturing industry sa ating bansa. Dahil walang sapat na kuryente para sa industrial company sa ating bansa, hindi natin magawa ang mga weapons na gusto natin, hindi natin magawa ang mga sasakyan na gusto natin, hindi tayo makapag-advance sa mga teknolohiya na gusto natin. Dahil kung ating titignan kung nasaan ang mga nuclear power plant na nagproproduce ng malawakang kuryente, nandun din ang mga naglalaki ang producing technology o yung mga gumagawa ng mga kagamitan ng ating bansa patungkol sa teknolohiya at science, maging ito man ay sa weapon, sa sasakyan, eroplano, spaceship at kung ano-ano pang innovations na kanilang nagagawa. At sa ngayon, ito ang magandang balita. Nakakakita tayo ng pag-asa. Dahil sa kasalukuyang administrasyon ay nakakuha tayo ng mas malawakang iron smelting companies ng ating bansa. Isa itong requirements ng mga investors para magpuntahan sila sa ating bansa. Dahil kung nandito ang iron smelting companies, dito rin gagawin at dito rin uusbong ang mga teknolohiya na gagawin sa buong mundo. Kung nasaan ang iron smelting companies tulad ng Japan, Korea, China, United States of America, nandyan ang technology innovations. Kung nasaan din ang nuclear power plant na nagproproduce ng malawakang kuryente, nandyan din ang technology innovations tulad ng Japan, Korea, China at USA. At heto na nga ang balak ng kasalukuyang administrasyon, gisingin ang nuclear power plant ng ating bansa. At gumawa pa ng mga water dams na magproproduce ng kuryente, windmills na magproproduce ng kuryente, solar system na magproproduce ng kuryente para sa pangailangan ng kabahayan. Nang sa ganun, masapatan natin ang kuryente na kinakailangan ng mga investors para magawa nila ang technology innovations ng ating bansa. Ang pagpapatayo o pag-produce ng malawakang kuryente sa ating bansa ay hindi na pagtagumpayan ng mga nagdaang leaders ng ating bansa. At kung mapagtatagumpayan ito ng kasalukuyang administrasyon, napakataas yung chance natin na umangat ang kabuhayan ng Pilipino. Magkakaroon tayo ng economic miracle sa bulsa ng mamamayang Pilipino, dala na nga ng biyaya na dito gagawin ang ilang mga technology innovations sa buong mundo. Matutupad na rin ang ating pangarap na sariling atin gagawa na tayo ng sariling tatak na sasakyan, sariling tatak na weapons, sariling tatak na ginagamit sa loob ng bahay at kung ano-ano mang kagamitan na galing sa Pilipinas. Kung kaya sa kasalukuyan nagkaroon din tayo ng innovation ng ating bansa na ilunsad na ang tatak Pinoy. Isa itong sinyalis na pumapasok na ang ating bansa sa malawakang paggawa ng mga Pinoy, ng mga kasangkapan, kagamitan at pangangailangan ng buong mundo. At para magawa yan ng ating bansa, kinakailangan natin ang nuclear power plant ng ating bansa. O di kaya makagawa pa ng dalawang malalaking dams sa Luzon, Visayas at Mindanao para masuplayan natin ang pangangailangan ng mga investors. Ituring na lang natin sa isang construction site na ginagawang bahay na nangangailangan ng kuryente. Kapag nagkaroon ng brownout, napakaraming maaantala, napakaraming discomfort ang dala nito sa ginagawang construction. Kung kaya't ayaw ng mga investors na mangyari ito sa kanilang gagawing technology innovation sa ating bansa, malulugi ang mga investors kapag kulang ang sapat na kuryente sa ating bansa. Sa lungsod ng Baguio City, kahit umuulan ng malakas, kahit bumabagyo dyan ng signal number 1, signal number 2 o maging signal number 3 hanggat walang napuputol na kable ng kuryente, may ilaw sa Baguio City. Kung bakit? Dahil may inaalagaan silang kumpanya sa Baguio City. May mga kumpanya dyan na pagawaan ng mga pesa ng Amerikano. May kumpanya dyan sa Baguio na gumagawa ng microchips at kinakailangan nilang suplayan ito ng kuryente.
At kung sakali mang mayroon na putol na kuryente, agad-agad napupuntahan nila at naayos agad na nangasiwan ng kuryente sa Baguio City. Ito ang kahalagaan ng kuryente sa mga industrial companies. Kinakailangan tuloy-tuloy at kinakailangan kung may mga nasira, naaayos agad. Kung kaya't ilan sa mga netizens ay isa sa mga kinukonsidera nila kung sila ay nagpapaupo sa mga leaders ng ating bansa ay yung mga leaders na may visions na pataasin ang supply ng kuryente sa ating bansa. Yung magkaroon ng breakthrough ng supply ng kuryente sa ating bansa. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng malawakang investors na papasok sa ating bansa. Ito rin yung iniintay ng mga experts sa ating bansa. Yung makagawa tayo ng malawakang supply ng kuryente dahil dito magsisimula ang pag-unlad ng ating bansa. Dito ang starting point at dito ang ugat ng pag-unlad ng ating bansa. Ang makapag-supply ang ating bansa na malawakang supply ng kuryente para sa mamamayan at para sa gagawing technology innovation sa ating bansa.